Dr. Noel Nyatana. So, selamat sekali Noel. Saja kamu, no? Gusto mo ba mapasaya ang kapwa mo? Magpatalo ka. Tama, tama. Dito naman ang sekreto eh. Tapos yung ka, magpatalo ka. 1 Corinthians 13:13. Ano naka-onaro yung workshop? Nakaon. Thank you. 1 Corinthians 13:13. Bakit mo ako mga 3:13 bakos yun, no? 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Okay, tinuk po niyo. Okay, basahin ang sabay-sabay, okay? Begin. Ano? Abay di faith of charity. This three. But the greatest of this is charity. Let us pray. Our loving God, our Heavenly Father, thank you for this hapon at salamat sa kasayahan sa mga witness, sa games, at sa iyong salita. Kapalaan niyo po, Heavenly Father, ang salita. Holy Spirit, help me, help us, at ayun po mag-bless sa mga kasya. Napatawad sa aming salamat po po lang. Thank you po sa lahat-lahat. Ingatan niyo po kami. Mag-ingyong nanagawin po sa kitchen. Napalian po pala. In Jesus' name, amen. Thank you. Please be seated. The greatest of this is charity or love. So nabanggit ito sa Biblia, and now abided faith of charity. So pag sinabi natin faith sa Hebrews 11 verse 6, now faith is the substance of things hoped for. Ang faith ay hindi natin nakikita, pero tayo naniwala. That is faith. At para ma-please natin ang Panginoon, kailan natin ng faith. Sa verse 6, Hebrews 11 verse 6, to please God, kailan natin na magkaroon ng faith sa Kanya. Okay? Amen? So, isang bagay yun na nakalugod sa Panginoon yung ating pananampalataya. At ako'y natutuwa sa inyo dahil kayo ay may pananampalataya sa Panginoon. Ang aking laro no, na paborito at nakapag-share ako ng gospel as a winning, yung laro ba na sa online, yung chess, naglaro na chess na 2 minutes. At ang kalaro ko, sisira ko yan na John 3.16 or Acts 16.31. Pero alam niyo, sabi niya, ay, pagbasa ko ng Acts 16.31, ang reply niya sa akin ay, I am a follower of Lucifer. Atindi, no? So, imagine yung taga-India. Of course, hindi naman lahat ay ganun. Pero makita ko doon yung tao na iba-iba pala meron sabihin na I am Satanist. So, ganun na pala yung salimutan ngayon. Anyway, pero salamat sa Panginoon at kayo ay nasa Panginoon. At yung iba naman ay kating nasa game nyo ay hindi niwala ang believer. So, tayo ay may faith tayo sa Panginoon. At din yung hope, pag-asa. Sabi ng Biblia, looking for that blessed hope. Yeah. Looking for that blessed hope. Ang baptist ay, sa plug, meron yan ay, baptist, blessed hope, blessed book, and then blood. Yeah, mamahalag ka yan. The blood of Jesus Christ, our blessed hope. Sa Titus chapter 2 verse 13, looking for the blessed hope, the appearing of our great God and our Savior, Jesus Christ. And then, yung blessed book, meron tayong blessed book. And then, hope and faith. At charity, I mean, this is a old English love, yung charity. And the greatest of this is charity or love. Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 hanggang 8, nandyan yung sinabi tungkol sa charity or love.
Pero tinignan ko, masyado malalim sa English, tinignan ko sa ito sa Iligay, no? O Ilunggo man po. Masahin ko lang. 1 Corinto chapter 13 verse 1. So, kita. Bisan nakahamba. Ijay ka man, Ijay, masabi. Uy, basa daw. Verse 1 ang grande. Lagi to yan. Verse 1 hanggang 8, Pastor. 1 Corinthians, 1 Corinto 13. Bisan makahambal ako sang nagakalain-lain ng mga hambal sa mga tao, kagbisan sa mga anghel, pero kung wala ako sing gugma, ang akon hambal, pareho lang sang magahod nga tunog sang ako, ukon sang bagting sang lingganan. Kabisan mahiyas ako sa pagwali sang pulong sang Dios, kag akon ang tanan nga ihibalo kag pagpahangop sang tanan nga mga tinago, kag bisan akon ang tanan nga pagtuo nga makahalin sang mga bukid, pero kun wala ako sing gugma, wala ako sing kapuslanan. Bisan ipanghatag ko ang tanan ko nga pagkabutang, kag bisan itugyan ko ang akon lawas nga sunugon, pero kung wala ako sing gugma, wala ini sing kapuslanan sa akon. Ang gugma mapinasensyahon kag malulo. Ang gugma hindi maimon, matinaas taason o kung bugalo. Ang gugma hindi bastos, hindi maiya-iyahon o kung maakigon. Ang gugma wala nagadumot, ang gugma wala nagakalipay sa kalautan, kundi nagakalipay sa pamatuuran. Ang gugma nagabatas sang tanan ng mga utang, nagapati sang tanan ng mga utang, nagalaong sang tanan ng mga utang, kag nagaantos sang tanan ng mga utang. Verse 8, ang gugma wala sing katapusan, ang hiyas sa pagwali sang pulong sang Dios umalagi. Ang mahiyas sa paghambal sa iban, ang mga hambal magauntak, kag ang ihimbalo may katapusan. Ito pinatanan. Thank you, Brother Jay. Pindot sa nyo eh. So, maliwanag ko ng ninyo, no? Na, ano ni ro charity or ro lab? Sige, magbigay nga naman ng isang example. Sige, ano ro lab? Love is kind. Love is kind. Ang love ay babae. Love is patient. Oh, patient. Hindi pasyente yan. Mga pasensya ko. Ano pa? Love is blind. Wala. One lang. Love is kind. Patient. Ano ba? Ano? Job. Ah, job. Alin? Love at first sight. Love at first sight. Wala dito. Ibang version. Love is? Just. Ha? Just? Oh, matapat. Dito kaya? Sige lang yung joke. Okay, nagpapit. Love by hindi siya nag-envy. Nag-envy yung nag-ibog or mas tagalong inggit. Ang pag-ibig ay hindi na-inggit. Ano ba? Alam ni Berpil. Di na kapil yun. Very good. Kasi ko ang time. Love is? Ha? Oh, tama. Ang love ay hindi bastos. Ano pa? Love is? Oh, God is love. Tama. Okay, bayan. God is love. Tama. Ay, ikaw. Doon dyan. Wala ang member yan, tama niya sa Bible members yan. Si Eliza Castro. Eliza, love is? Hindi mayabang, no?
Ano ba? Oh, hindi makasarili yan ang love. At marami pang oh, not easily to provoke, hindi agad na gagalit. So, may 10 minutes pa ako. So, para madali lang natin makan, bro, makarong devotion. Bro, love, bro, atong points na lang, the greatest of peace is charity or love, no? Ato nga, acronym na lang, propontos. L-O-V-E, love. Acronym, okay? The greatest of this is charity or love. Number one, letter L, love. God is love, tama. For God, so love the world. So love ng Panginoon Diyos yung 195 nations, 7 continents of the world. For God, so love the world. That He gave His only begotten Son. Alam na natin yan. But those who believe in Him should not perish. Di mo paham? But how? Everlasting love. At sa love ng Panginoon na yan, mayroon siyang promise. Ang promise ng Panginoon ay sa Jeremiah 31 verse 3, I love thee with an everlasting love. Wow, praise the Lord, no? Sabi ng Panginoon, sa Jeremiah 31 verse 3, I will love thee with an everlasting love. Another promise ng Panginoon, I love them that seek me early. I love them that love me and those that seek me early. Ibig sabihin, mahal ang Panginoon yung namamahal sa Panginoon at naghahanap sa Panginoon ng maaga pa. So yan ang promise ng Panginoon. So kung iniisip mo na walang nagmamahal sa'yo, diyan ka nagkakamali, mahal ka ng Panginoon. Amen? At kung yung mga nagmamahal sa'yo ay hindi ka na minahal, pero ang Panginoon, mahal ka. Huwag tayong gumaya sa mga believer no, na nandito yung lalaki, tapos binastid siya ng babae. Ang ginawa ng lalaki, nag-suicide. So, huwag mong gagawin yun. Kung ikaw lalaki, bago ka manligaw, i-orient mo na yung sarili mo na pag ako binastid, ay... Marami pa. So, tama yun lang dyan. Dahil lang, sa isang lalaki, ang kanyang equivalent ay 8 babae sa book of Isaiah. Ay mo ko pa isaya pa yun. Old Testament na ngayon ay nasa wala tayo. Grace period na. Wala na tayo sa yung New Testament eh. So, tama si Randyan. At nagalungkot, kundi na nga yung lalaki, yung iba pa, ay gusto maging babae. So, sa Bible, ang nilikha na ng Diyos ay si Adan at si Eva. Hindi sa lumingka ng Adam and Steve. Wala naman na yung Steve, no? Ano ma-open si Steve? Adam, ano open na yung kurindi? Adam and Eve. Hindi rin nilingka ng Diyos. Adam and Madam. Wala. Si Adam at saka si... Ah, si Adam at saka si... Ha? O Adam and Eve. Hindi pwede na si Adam and Steve, hindi po si Eve and Madam, si Madam pala. Si Adam, naging Madam, si Eve, puro parang babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kaya, I love them with an everlasting love. I love them that seek me early. I love them that seek me. Proverbs chapter 8, verse 17. So yun yung mga promise ng Panginoon sa atin at sa inyo. Kaya marami pa mag-aaral kayo. Enjoy nyo yung singleness. Yan ang promise ng Panginoon. At ano naman yung personal testimony ni
Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, si Lord Jesus, sa Galatians 2:20, who gave himself for me, love me, at ibinigay yung kanyang sarili sa akin. Ayan ang personal testimony ni Apostol Pablo na minahal siya ng Panginoon. Hindi lang minahal, binigay yung buhay ng Panginoon kay Apostol Pablo. Personal testimony of Apostol Paul. At paano naman na-prove ng Panginoon na mahal ka at ako? God committed, pinadama ng Diyos yung pag-ibig sa atin. Romans 5:8. In that while we're yet sinners, Christ died for us. Paano ma-prove na mahal ni Jesus tayo? Lay down His life. Kaya mo yun? Kaya ko yun? Na kung halimbawa, kung may granada, tapos para malibre kayo, hindi kayo mamatay, ay may granada dyan, ay natatapakan ko na lang. Kaya mo yun, Ranja? Pero mas the best, huwag mong hapaan. Pwede mong dampot eh. Ah, itapon. Diba? Pwede mong itapon. Kaya, na-prove ng Diyos sa kanyang love sa atin through the Lord Jesus Christ. Amen? And then, little O. Obey. Sabi ng Lord Jesus, if you love me, obey my commandments. At ano ang commandments ng Panginoon? Ibigin ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pagkatao yan, buong lakas, buong pag-isip. At ibigin ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano mapatunayan na mahal mo ang kapwa? Halimbawa, may pagkain ka, kakainin mo yan, pero hatian mo, bibigyan mo. Kasi mahal mo rin siya. Another proof ay, may mga bagay ba na bibigyan mo siya ng mas the best kaysa sa iyong gusto mo. Katulad rin ng sa kanin. Ibis yung hindi totoong, sa iyo yung totoong, sa kanya yung quality rice. Kaya mo yun, Joe? Don't? yun yung love na okay lang sa'yo kumain ng tutong at yung magandang bahagi ng kanin ay sa kanya. Kaya, salamat tayo sa Panginoon na na-prove ng Diyos ang kanyang love sa atin. Obey Him. Obey those that love me. Obey my commands. At salamat, no? Napakabait talaga ng Diyos. Sa Old Testament, ang utos niya, 10. Pagdating sa Diyos, sa amin ni Lord Jesus, 2 na lang ang utos. Love God and love your neighbor. Ang magbarkada na nag-usap sila, tindi pa rin. Tindi pa rin yung sabaw ko. Ang utos, maraming utos, unlimited. Unlimited na mag-utos. May mabuti pa ang Diyos. 2 lang ang utos. 10 utos. No? Kaya, pag nag-asawa, yung iba dito ay huwag kayong utos ng utos sa mister niyo. At kung mag-asawa ka, kung ikaw naman ay lalaki, patunayan mo muna na kaya mong mahalin yung babae. Ang babae ay minamahal. Hindi yan sinasaktan. Kasi minsan ang lalaki ay sabihin niya na ikaw lang ang mahal ko. Tapos may iba pa pala siya ng girlfriend. So, dapat patunayan mo na mahal mo. Kaya, sa inyong mga sarili, minsan hindi mo mapagtiwalaan yung sarili mo na alam mo yung frustration ko na huwag kang magtiwala sa sarili mo. Bakit? Eh, sabi mo ay mag-alarm clock, di ba? Alarm clock ka. Alas-alas. Ay tumunog yung alarm clock. Pinatay mo, tapos ay tulog ko ulit. So, hindi mo pagkatiwalaan yung sarili mo.
Ay, sabi niya ng boyfriend ay, ikaw lang naman talaga ang girlfriend ko. Tapos may meron ko pala siyang ibang girlfriend. So hindi talaga mapagkatiwala. Kaya, sa Panginoon, yung galap sa Panginoong Isus ay obey my commandments at dalawa lang kaya commandments. At kung ikaw naman ay babae, ay patunayan mo rin na kaya mo rin na magpasubmit. Pwede mo ba kaya magpasubmit ay hindi ka pwede mag-asawa. Ano sabi ng Biblia? Mga babae, magpasakot kayo sa inyong mga asawa, sa isa lang. Magpasakot. Yung lalaki, ang role niya, ibigin ang misis. Yung babae naman, magpasakot. Pag hindi ka pa kaya magpasakot, hindi ka muna mag-asawa. Nag-gets nyo ako? Ano gusto ko? Ang estudyante ko nga, sabi ko, bago ka kayo mag-asawa, basahin nyo muna yung Book of Genesis hanggang Revelation. Then, upos nyo nang basahin, no? Tapos nakatapos na kayo mag-aral, graduate na. Tapos may trabaho na kayo. Tapos pwede na kayo mag-asawa. Gatunong siya. Na-inspire siya. Pasa-pasahin lang. May pasahin mo na yung Genesis. Pagkatapos ka na. Pwede na. Basta may trabaho ka na, graduate ka na. At kung kaya mo na rin magmahal, magmahal, ang unang ang girlfriend mo, yun ang maging misis mo. At sigurado mo, lalaki, na yung asawa mo, maging asawa mo ay halimbawa, magpanyan yung pag nabunti siya yung malalaglag yung binadala, tawag no? Mahina ang kapit. So mapitritin siya. Ikaw lalaki, kung kaya mo yan na yung asawa mo, kaya mo napitritin, ibig sabihin doon siya, doon lang siya sa country na nagapuko, doon na nagadumi, kung kaya mo yun na paano na si kasuhin, kaya mo yun, kaya niya na. Kaya. And then, kung kaya niya na, may trabaho na kayo, okay mo lang. Kasi may kusig na naman si Pastor Yolin yun. Kasi parang yung people ay pinipigilan mo, ay lalong kapumiglas na gustong-gusto na, pero kung sige, magpa ka na. Pag, sige, sawa ka na. Tapos ay ayaw naman. No? Kung inalit ko nga yung people, inalit ko siya, sawa na kayo. Sila nagatanggi. Pero kung panghugtan mo na, hindi mo na. Ay, grabe. Ngayon, inalit ko mo. Total, kailangan naman talaga yan in God's time at God's will simply. Really, there be victory. Alam naman natin na ating victory, ay sabi ng Romans chapter 8, we are more than conquerors. Faith is the victory, victory in Jesus, pero tayong atagumpay na sa Panginoon Jesus. At akala kasi natin, no, mabuti kayo mga young people pa eh. Di ba niyo naisip na yung mga tatay, sila ay ayaw nilang napansin nyo na kundi lang yung mga tatay na nagasimba o kasunod sa Panginoon. Ayaw nilang sumurinder sa Panginoon, mga tatay, ayaw nilang sumurinder. Kasi akala nila pag sumurinder sila sa Panginoon, talo sila. Pero ang katotohanan nun, pag nagsurinder ka sa Panginoon, kay Jesus Christ, panalo ka. Naunawaan nyo, pag nagsubmit ka sa Diyos, panalo ka. Pag nagsurinder ka sa Panginoong Isus, panalo ka. Akala kasi nila, pag sumurinder sila sa Panginoon ay parang malulugi sila. Hindi. Panalo, panalo yan. And then, the last, sa word na love, ano yung number one? Love, obey, victory,
and then eternal life. Nag-promise sa atin ang Panginoon na and I will give them eternal life. Hindi sila maagaw sa kamay ng ating Ama. At maging kay Jesus, John chapter 10 verse 28. And I give them eternal life. At ang love na yan ay sa Greek word, mayroon palang walo yan. Walo. Pasayin ko lang ha. Yung una, Eros. Pangalawa, Philia. Pangatlo, Agape. Number 4, Storge. Number 5, Ludus. Number 6, Mania. Number 7, Pragma. Number 8, Philosia. So, ang meaning naman ng Eros, romantic, no, sexual feelings, passionate love, the first kind of love, Eros, named after the Greek god of fertility, Philia, affectionate love, friendship, Agape, selfless, universal love, such as the love for strangers, nature, and God, Storge, familiar love, Ludus, playful love, Manya, dito pala, kinuha yung obsessive love, kaya pala, na dinintin yung Manya, Manyakis, ano pala yun, word pala na Greek yun, obsessive love, obsess sa sexual, pragma, enduring love, philosophia, self love. Walo ito, pero apat lang palagi yung apat lang ginabigyan ng importance itong Eros, itong Storge, ito yung empathy love, love of a parent for a child and for a children, yung Philia, friend, band, love of a child for a parent, Agape, unconditional God love. Yeah, love, obey, victory, eternal life. Sabi nito ay, may nagtanong, ano ang aking gagawin that I may have eternal life? Wala namang gagawin ay ginawa na ni Jesus. Kaya sabi niya, natapos na. At mayroon nagtanong rin, paano ma-inherit yung eternal life? Hindi pwede ma-inherit yung eternal life. Hindi naman yung katulad ng lupa o sasakyan o anumang property. It is a gift of God. And search the scriptures. Nasabi ni Jesus, nandun lahat nakasulat. Yung sulat ni Moses at mga prophets about Jesus Christ. Thou hast the words of eternal life, sabi ni Jesus. Sabi ni Peter kay Lord Jesus. Kaya, hindi na tayo ignorant about eternal life. Jesus Christ, the greatest love. Jesus Christ is God. God the greatest. God is love. Kaya, love, charity in action, helping, affectioning, more than love, Jesus Christ, the greatest. Jesus Christ is love or charity. The greatest of this is charity or love. Yeah, love, obey, victory, eternal life. Amen. God bless you. Thank you. So, naintindihan nyo man? Naintindihan nyo ro? The greatest of this is love. Love, obey, victory, eternal life. At kung tayo ay nasa Panginoong Jesus, hindi ito kalugihan. Ito ay mayroong pag-surrender mo kay Jesus, ibig sabihin niya, yan ay victory. Amen? Tayo mga friend, Lord God, Heavenly Father, thank you po sa time. Thank you sa mga buhay ng mga young people na ito, Panginoon. Ang kanilang mga buhay ay very precious. At talagang marami pa silang time para sa inyo, Panginoon. I-bless mo sila sa kanilang pag-aaral. Bigyan mo sila ng safety, protection, good health. Laban, Lord God, sa tatlong kaaway nila sa sandibutan. Nandun yung si Satan, mga demons, at yung flesh, at saka yung worldly system, Panginoon. So, sila yung mga anak mo, Heavenly Father, itong mga young people na ito, mahal mo sila, binigyan mo, Lord Jesus, yung buhay mo, hindi lang kay Apostle Pablo, hindi lang para sa amin, kundi sa mga
babae, lalaki na ito, Panginoon, ang binigyan mo, Lord Jesus, ang iyong buhay sa kanila dahil mahal mo sila at you give himself for them also. We pray, Heavenly Father, na kayo ang patuloy na magparang sa kanila, magbigay sa kanila ng good future. Spiritually, sila ay lumakas, lumago sa panampalataya. At thank you rin, Heavenly Father, sa aming mga pastor, Pastor Yuli, Pastor Jess, Pastor Dan, na nag-nurture sa kanila spiritually para sila, Panginoon, ay lalong mapalapit sa inyo, Panginoon, at magamit mo anumang provision sila, na magamit mo sila sa inyong kalooban, Lord Jesus, lalo na sa Great Commission, sa pag-atay ng mga kaluluwa pa na wala pa sa Panginoon sa Kristo. So, salamat po sa mga buhay na regalo mo sa kanila, Panginoon, at ito ay ma-cherish nila na hindi nila isipin na walang magmamahal sa kanila, kundi kayo po, Panginoon Jesus, kayo po, Ama, ang mahal na mahal mo sila. At salamat sa iyong salita, at salamat rin na sweet Holy Spirit sa iyong Word of God na kung saan ay ang salungitan ng iyong salita ay maalala at mabasa namin at mapakinggan na sa Jeremiah 31 verse 3, I love them with an everlasting love. Ang pinasulat mo, Ama, kay Propeta Jeremiah na mahal mo ang mga Israelites with an everlasting love. At salamat na kami nakasama dyan, Panginoon, sa blessing na yan. At I love them. Mahal mo, Panginoon. I love them that love me. Kami na nagmamahal sa inyo, Panginoon Jesus, ay salamat na mahal mo kami, Panginoon. At ikaw ang unang umibig sa amin, Panginoon Jesus. Kaya mahal namin ikaw kay una kang nagmahal sa amin. So maraming salamat. Nagbarahan kami ay magsalanan. Kami po ay hindi kapag-dapat. Pero salamat po na mahal mo kami. Thank you sa yung salita at sa bawat mga people na to, sa nilang mga tagapanguna. Patuloy mo silang bigyan ng kagalakan at good future at ang mga next generation na maging malalakas ng mga manampalataya ng mga Krista ng Panginoon. Kumakaw sila ng take stand for what is right and for what is makaglorify sa iyo, Heavenly Father. Sa iyo po ang lahat na glory, honor, and power, pasalamat po po ni Heavenly Father sa pangalan ng Lord Jesus. Thank you, Spirit Holy Spirit. Salamat po sa lahat ng mga patuloy mong ingatan, pagpalain, ang mga buhay nila and their family. In Jesus Christ's name. Amen. 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 Thank you, Brother Noah. Thank you.
Thank you, Lord, for everything, Lord. In Jesus' name, amen.